Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Scorpio. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Scorpio. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito. Kung magbabanggit ako ng zodiac sign, energy lang yung pinipick up natin at hindi yung mismong zodiac sign ng person mo. So start na po natin ang reading. So we do have here Judgment, Ten of Swords, Justice. So possible na this is your energy and your person's energy, no? Kung magbabanggit pala ako ng zodiac sign, ano lang yun, no? Energy lang yun at hindi yung mismo zodiac sign ng person mo. We do have your Gemini, Libra, Aquarius energy. Two major arcanas, Justice, Judgment ang lumabas dito. Wow! Alam mo kung ano yung nangyari sa inyo. Some kind of an ending ang nangyari dito. Maaaring may natapos. But definitely, ngayon, nakukuha mo na yung justice mo, no? Yung tipong hindi mo akalain, makukuha mo yung hustisya from this person. Alam mo kung bakit? Kasi ngayon, pinagdudusahan niya kung ano yung nangyari sa inyo. This person is really not happy, nagkakaroon siya ng awakening, nagigising siya sa connection, sa kung anong meron talaga kayo, kung ano talaga yung nararamdaman niya sa'yo, medyo nagiging malinaw na sa kanya ang lahat ngayon. And nagdudulot ito ng sobrang pain, sobrang hirap, and I feel like you are the justice right here. Maaaring tinatry mong balansin ang sarili mo, tinatry mong ayusin ang mga bagay sa'yo, while this person, hindi siya okay. Hindi siya okay kasi nararamdaman niya yung emotions na noon ay hindi niya ipinaramdam sa'yo. Pwedeng ganun, ha? And I feel like this is someone from the past, like ex energy. Pwedeng ex mo itong person na ito. Or nagkaroon kayo ng connection and nag-end yon. And now we do have here passion, kiss on a ring, girl talk. Now, girl talk, this is your energy. You're moving on, having fun, living the moment. Concentration mo, social media, life. You know, yung iba sa inyo, gaming, oh yeah, may kinalaman sa gaming online, or yeah, you're having fun with your friends. Masaya ka, okay ka. And we have your kiss on a ring, so pwedeng may mga decision making na dito sa'yo. Yung iba pwedeng meron ng mga person na nagpaparamdam, or sabihin na natin may mga choices ka na ginagawa sa buhay mo. Yung iba pwedeng person or people ito na nandyan na nagpapakita ng motibo or what. Or pwedeng, this is your energy na pwedeng meron ka mga desisyon na ginagawa sa buhay mo, which is, kung ano yung magpapasaya sa'yo, yun ang pinipili mo. There's a lot of passion coming from this person. Passion, a lot of love. No, nakikita niya kung gaano ka mas kasaya or gaano ka ka-okay while this person, hindi siya okay, nararamdaman niya. So ngayon, parang ano nangyari, sobrang nasasaktan siya kasi dito siya naliliwanagan kung ano talaga yung totoong nararamdaman niya, which is full of love. Naglalagablab na pag-ibig para sa'yo. Kaya lang, pwedeng meron ka na kasing decision dito. And we do have here Two of Cups, the Fool, the Emperor. Yung iba sa inyo, possible a new relationship na, no? So, hindi lang pala decision. Pwedeng meron ng new relationship dito sa side mo. And with the Fool, I feel like this is your energy, nagre-risk ka na kung ano man yan. Yung iba sa inyo, wala mang relationship, you're looking forward sa bagong relationship. And I feel like kung ano man, yung iba kasi, possible na yung nag-end yung relationship ninyo, yung connection ninyo, which is maganda naman before. Pero ngayon, you are already ending this. Hindi ka para maghabol with the Emperor, Aries energy. Hindi ka para maghabol. It feels like meron kang kakayanan para gawin ito. It feels like, you know, hindi mo kailangan ibaba ang sarili mo para dito sa taong to. Yun ang nararamdaman natin. And I feel like you knew your worth. Alam mo kung ano yung halaga mo. And it doesn't matter kung mawala man itong person na ito. For you are already having this palm tree, a lot of stability, okay, growth, no? Lalo kang nag-grow as a person. Yung iba sa inyo, may mga ginagawang something sa sarili mo para mas lalo kang mag-grow. Self-acceptance. Yung iba sa inyo, pag-aayos ng buhok, pag-aayos ng sarili, to be more, hindi lang sarili, yung iba sa inyo, stability, may kinalaman sa money. And yun yung nagli-lead para sa person mo to have this energy with the devil, some kind of obsession, na dito yung gusto niya makipag-communicate, kaya lang
parang meron siyang pag-aalinlangan. Nafo-frustrate siya, no? May frustration at may gusto niya makipag-reconcile, makipagkita, but then hindi niya alam kung paano. Maaring iba na kasi yung future na nakikita mo para sa taong to, and you have this moving on, or yung iba sa inyo literal na naka-move on na, but this person hindi siya maka-move on sa iyo. And with the Ace of Pentacles, some kind of new beginning na ang ipinapakita mo dito, or new love, new beginning, completion sa sarili mo, and you feel like hindi mo kailangan itong taong to eh. Yung iba sa inyo, this person is no longer welcome, or kung welcome pa rin naman, you're not yet ready, or this person is not yet ready para doon sa communication ulit or connection ulit. And with the Two of Pentacles, for some of you, yung person mo, tinatry niyang balansin yung sarili niya, no? Tinatry niyang ayusin ang sarili niya sa pagkakalugmok, sa pagkakahirap. May mga times pa nga, sa totoo lang, na nahihirapan siya balansin yung time niya. Kasi, yung, halimbawa, ilang oras niya lang naman dapat gagawin yung isang bagay. Medyo natatagalan kasi may mga stuck up moment eh. Yung tipong, busy siya, but then, biglang, 3 minutes nasa isip ka niya, and then mapapatigil siya sa ginagawa niya. May ganun, may obsession energy dito sa person na ito. Malalaman mo yon, lalo na kung wala ka namang ginagawa, bigla mong maiisip tong taong to. Magugulat ka ba't bigla mo naisip? It is because iniisip ka rin itong taong to. Okay? So may sense kang nararamdaman, and eto na yon. And we do have your 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Energy, Strength, Queen of Wands. Wow, you're looking so beautiful. Yung iba sa inyo, concentration mo is about money, finances. May mga nag-a-advise sa'yo regarding business. I feel like you need to go. You need to go dito sa kung ano man yung isinasabi sa'yo. I feel like this is a mature person na binibigyan ka ng advice not to give up, or kung hindi man advice regarding negosyo. Take what resonates, ha? And yeah, you need to follow this person kasi mas higit na alam niya kung ano yung mangyayari sa iyo. So kung may problema ka regarding money, I feel like you need advice, and sundin mo kung ano yung mga advice sa iyo. And with the Strength card, Leo energy, this is you using your mind. Yung lumakas na yung knowledge mo, yung spiritual knowledge mo eh. And feel like nagkaroon ka ng lakas na kapanatagan, you know, and you are influencing a lot of people. Ngayon, ang dami mong naiimpluwensyahan, no? Or, this is your someone na nagpapakita dito na gusto niyang maimpluwensyahan kanya. This, sabi ko nga sa'yo, pwedeng siya yung mag-a-advise sa'yo para sa mga bagay na hindi mo mabigyan ng desisyon or hindi mo magawa ng action. This person is helping you, okay? Ngayon, alamin natin. More about money eh. Yung iba sa inyo, pwede may kinalaman sa mga sinisimula na money dito. Yeah, there's a beautiful relationship na naghihintay sa'yo. Beautiful connection, a lot of joy. Engagement ring. For what I can see here, if you're already in a relationship ngayon, pwede kayong makabuo ng something eh. And it's a deeper level of commitment. Kung currently in a relationship kayo, pwedeng mag lumalim, pwedeng mapunta into engagement. Yung iba naman sa inyo, kung friendship pa lang ito, partnership na nangyayari dito, a lot of happiness, so pwedeng magkaroon ng relasyon. Basta nakikita natin na yung relationship or yung connection mo with this person, another person ha, lalalim or magkakaroon ng relasyon dito. So if you're single relationship, if you're already in a relationship dito sa person na ito, and etong nagpapakita is someone from the past, etong kaninang nakuha nating main energy, etong karelasyon mo ngayon pwedeng mag-lead into engagement or marriage, kung engaged na kayo. And we have here the Emperor, the Sword and Rose. This is you cutting off. Ito mga feeling mo, hindi na nagpapasaya sa'yo. Wala na eh. No? Wala na. Nawala ka na ng tiwala, or hindi man tiwala, but maaaring nagkaroon na ng conflict, or this is your time para panghawakan yung power mo, kakayanan mo, to focus on yourself, focus sa mga bagay na dapat mong pag-focusan
rather than thinking about this person. Yun yun. Self-worth, self-indulgence, focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. I told you, you're loving yourself. Maaring ngayon mo lang minahal yung sarili mo ng ganyan. Makuha yung halaga mo by giving it to yourself. And we do have here Ace of Pentacles. Twin Flame, yes. Twin Flame is coming. Dadating na. Hindi pa nga lang ready masyado, no? For some of you, ha, na you might be dealing with your Twin Flame, hindi pa ready si Twin Flame mo. Pero parating na, no? Sa iba lang yon. Twin Flames are not for everyone. We do have here Two of Pentacles. Meron tayong decision dito na hindi... Ah, no. Meron kasing mga decision dito na hindi magawa ng decision eh, or makapag-decision. But, I feel like this is regarding with your person, hindi ikaw. Siya yung may pag-decision dito, no, whether makipag-usap pa or makipag-communicate sa'yo, pero, no, may galit pa siyang nararamdaman, may pag-iwas pa siyang ginagawa dito. Pero nagkakaroon siya ng pag-decision na mag-reach out na ba ako, makipag-usap na ba ako, mag-message na ba ako, ganun. May pag-iisip siyang ganun. Tinatanong niya yung sarili niya kung dapat na ba ako mag-message sa'yo, parang ganun. And we do have here the Snake, some kind of competition. Medyo mahirap na competition ito, no? Pwedeng family. Yeah, I'm really seeing a competition here. Pwedeng sa side mo manggaling ito kasi ikaw yung nakikitaan natin dito ng magandang connection eh, with the new person. And maaaring kaya siya mahihirapan kalabanin itong kakonect mo ngayon kasi there's this soulmate energy. You could be dealing with your soulmate. And it doesn't matter. Hindi na mahalaga sa'yo kung ano man yung separation na nangyari dito. I feel like you have already moved on. We have a girl with a snake. Kung ano man yung nagpapaudlot sa'yo, meron eh, may mga nagpapaudlot sa'yo dito eh. Hindi ito, yung iba sa inyo, hindi naman love, pero pwedeng may kinalaman sa finances and money na kailangan mo pagdesisyonan or gawin. You need to focus on that. Kasi alam mo, yun yung makakapagbigay sa'yo talaga ng stability. Diba you're finding your stability? Hinahanap mo yung makakapagbigay sa'yo ng matatag na pera or money, ganyan. Yeah, you have to listen to this woman or man na magbibigay sa'yo ng advice. Okay, tanggalin mo yung mga boundaries nagpapapigat sa'yo. Kasi eto na, dadating na talaga yung destination mo kung saan ka dapat mapunta. Which is possible na yun talaga yung makapagbigay sa'yo ng stability. Hindi mo pa nga lang nakikita sa ngayon. But then, kailangan mong i-focus ang sarili mo dito. So that's it for now guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot Madam PTV and Virgo Philippines. I love you all and bye-bye.